na-discuss niyo ba kung ano ba talaga ibig sabihin ng transgendered? Kung ano ba talaga ibig sabihin? Hindi, sige, hindi pa yata. Kasi ang transgendered kasi, ibig sabihin, malawak yan na description sa mga tao na iba yung kanilang pagkilos o kaya nagpapalit na. So, hindi ibig sabihin ng transgendered ay bakla. Magkaiba yung dalawang yan kasi ang mga tao ngayon nalilito eh. Actually, kaya nagkakagulo kasi nalilito kung ano ba ibig sabihin ng transgendered sa bakla. Kasi ang transgendered, pwede kasi niya na transvestite, yung mga nagbibihis babae lang. Pwede rin naman yung transsexual, yung mga nagpapalit na. So, may transsexual at meron transvestite o yung tinatawag na trannies, ganyan. Na hindi nagpapapalit pero nagbibihis babae. Ayan. So yung mga nagbibihis babae, pwede kasi sila i-consider lang na Becky or bakla, ganyan. Pero yung mga transsexuals, hindi sila mga bakla. Sila ay mga babae. Yung mga nagpapalit, kung itsura nila dati lalaki, tapos nagpa-opera o mga operada, ngayon itsura na nila para na silang babae. By nature, they are really babae. So hindi sila bakla. Kaya dapat maliwanag yan, kasi may iba sinasabi, ang daming comments kasi ako nababasa na mga bakla daw ito, mga Becky, pero magkaiba yung dalawa. Although nilalump some lahat sila. Pero lalaki sila dati. No. Genetically, pag titignan mo yung medical ano nila, hindi sila lalaki, babae. Kaya nga ang tawag sa operation nila, sex reassignment. Kumbaga, iniwawasto yung kanilang sexuality sa tamang sexuality. Kasi ang lumabas sa kanila sa paningin ng tao is lalaki. Pero actually, yes. genetics is babae sila. Mas maraming X chromosome ganyan. Yes, iba yung internal ano nila. Yung nga lang, wala silang uterus. Kasi yung uterus, yung capacity to give birth, wala sila. Pero yung kanilang composition sa loob is iba. Maganda nga dito, mag-explain dito yung isang medical practitioner talaga who does that operation. May lawit o wala? May mga iba na doble. Meron kasi ganun eh, yung intersex na sinasabi, kaya nga LGBTQIA, yung I is intersex. Ibig sabihin mga hermaphrodites, kasi may mga ibang ganun, although hindi sila marami. Pero may mga tao na may lawit, pero meron din silang vagina. So parehong meron. Kaya lang ano yung predominant sa kanila. Kaya ko naman to nasasabi kasi yan ang unang thesis ko nung nasa UP ako. Sa biology, may bio kami. At one ang grade ko dyan kasi sobrang research yung ginawa ko dyan. Parang, thesis ko rin yan nung kinder ako. Ah, talaga? Bakit? Yes. Bata pa lang ako, kaya ganito. Pero hindi ko naman sinasabi na medical practitioner ako, no? Kasi hindi naman ako doctor. Pero base sa mga nabasa ko at saka mga na-research ko, magkaiba ang bakla sa transgendered. Ang transgendered is mas malawak. Kasama dyan ang mga bakla, lesbians, operada, ang dami. Kaya nga LGBTQIA+. Actually, ito, ipapaintindi ko ha, para mas maintindihan ng iba dyan. Kailangan muna natin, back to basic muna tayo. Okay. Yung differences po ng sexual at saka yung gender identity or gender, di ba? Yung sexual po, yung po yung binigay sa inyong sex ng doktor. Na siya ang nagdesisyon. Ngayon po, ang kwan naman po, ang gender identity naman po, dun sa gender identity and expression, ay yun po yung, kung ano po yung pagkakakilala mo sa sarili mo, ano yung nararamdaman mo, kung ano ang totoong pagkatao mo. Ikaw yung, ang mag-decide, hindi ibang tao. Yan yung identity po yan. Yung expression, kung paano ka kumilos. Kung paano may express yung identity, yung gender mo. Kung nagbibihis kang babae, or nagbibihis kang lalaki, yun ang expression. Ngayon, ang transgenderism po, ang meaning po niya, pinakakuan po niya, it's a transformation po. Transformation po kung male to female. Para pong mga caterpillar to butterfly. Parang ganyan po. Yung concept po. Pinaka-concept po ng transgenderism. Nasa utak nila na hindi kayo ang pwedeng magdikta kung ano ang gender po nila. Ganyan. Kasi so, sa mga nagtatanong po, sa mga nagtatanong po, yung evolution po ng homosexuality na parang sinasabi ninyo na walang ginawa ang Diyos ng mga lalaki at babae. Alam niyo naman po sa Darwin's theory natin, nagbabago po, may evolution po talaga tayo. Ngayon, sa Darwin's theory po, may mga nabubuo pong mga hormones dyan. Kagaya po dito sa homosexuality. Nagkaroon po ng homosexuality dahil po sa mga, yung mga banding socialization na may nabubuo pong bagong hormones, steroid hormone po na ang tawag po dyan ay progesterone. Yung progesterone po ay kaibigan po ng oxytocin o kaya yung love and caring hormones. Nosebleed kami. So, yun nga po,
na kapag ikaw nakikipagbanting ka, nag-a-arise po talaga yung hormones na yon. Kaya may tendency po na magkakaroon ka po talaga ng homosexual behavior po. Mm-hmm. Hindi ko po sinasabi na pwede kang maging homosexual, pero yung act po ng homosexuality. Mm-hmm. Hormones po yan. Kaya madami po tayong hormones na nakaka-affect talaga sa buhay natin. Kaya minsan, nakukuan tayo. Correct. Yung parang sasabi na iba na parang ay abnormal yan ganyan. Kaya nga meron pong LGBTQ para pinapaliwanag kasi dati sa World Health Organization sinasabi po nila na illness yan. So ang tumatak sa tao ay illness yan. Pero ito Soji Bill ginawa ito para makon po, para matanggal po yung isipin na illness pala yan. Kasi madaming mga judgmental na mga tao na itong kabaklaan, pagiging transgender, ay isang illness, isang sakit, personality disorder, mental illness. Kaya yun ang pinaglalaban namin. Masakit para sa amin, para sabihin na kung kami, na may mental illness kami, di ba? Kalma bakla, kalma. Ito lang, may tatanong ko. Tadlet, hindi lang, batin muna natin si Binibining Maharlika na nanonood. Hi. Hello, hi din kay Vilma Arenas at sa nanay ko, Esther Uson. Hi, at doctora. Malapit sa puso ang aking mga nanay. Hello kay Tita Ami Tabaquero at sa kanyang anak na napakaganda, Aryan Tabaquero. Oo, bakla. O, diba? Tanong ko, diba hormonal? May kinalaman sa hormonal yan eh. Ikaw pa, yes, nung kabataan mo, palagi kang kumakain ng manok? Yes, madam. Yung pot ng manok. Hindi, kasi meron din kasing findings, may study talaga. Tama yung sinabi ni Bakla, evolution, yung environment, pati sa pagkain, naapektuhan ang hormones ng tao. At itong manok nga, ngayon ay, nako, hindi na natural. Ini-injectan na po ng mga antibiotics, hormones, at according po sa isang study, ay kaya maraming effeminate o medyo yung kwilos babae ng makadalakihan ay dahil sa pagkain talaga ng manok. Ayan, hindi fake news yan. Dagkaragdagan lang. At saka dagdag ko lang, sabi ni Bukla, yung sa WHO, di ba, World Health, nilift na yung sinasabing illness. Hindi na siya illness. Pero tumatak sa tao, yes, diba? Tumatak pa rin sa mga tao. Kasi may mga nababasa ko, sinasabi magpa-psychological testing daw or psychological whatever. Eh, mali pa rin yun. Kumbaga, hindi kasi, hindi ito diferensya sa isip. Tambayan sa DWIZ.